Hey guys, what's up? Pamilyar na ba kayo guys sa tinatawag na normal letters at bold letters dito sa ating mga 1 piso BSP series coins? Ayan, so madalas kasi natin nakikita yan sa Nemistay, no? Normal letters, bold letters, ano ba itsura niyan? No? E dapat malaman natin yan ngayon. Okay, so bago na tayo magtuloy-tuloy ulit, huwag kalilimot na mag-subscribe at paki-on ang notification bell para palagi kayong updated at mag-join guys. Join na kayo sa ating membership. I-click lang yung join button katabi ng subscribe button. Ayan, so guys, simple lang itong ating magiging content ngayon kasi nagko-collect tayo baka karamihan sa atin hindi natin alam yung sinasabing normal letters at bold letters dito sa 1 piso guys. Tingnan muna natin dito sa 1 piso ng magnetic series. Ang years ng mga yan ay 1995 to 2003. Ayan yung pinaka last, no, year 2003, kasi yung susunod dyan na 2003 to 2017 ano na yun mga magnetic na yun, no? Magnetic series na yan. Ayan, kasi ang kanyang composition ay copper nickel nga, ano. So titingnan natin dito, malalaman natin kung ano yung normal letters at bold letters yan, kung saang mga year ba makikita yan, kung saang series. At pansinin nyo agad dito sa 1995 yung unang taon ng ginawa, no? 96, 97, 98, 99, walang nakalagay kung normal letters ba o bold letters ang mga ito, no? Hanggang 2003. So lipat naman tayo dito sa series ng mga magnetic from 2003 to 2017 guys. Titingnan naman natin kasi ang pinaka ipupunto lang natin dito, ano ba itsura ng normal letter sa bold letters, diba? At least dapat kahit paano alam natin yan para kilalang kilala natin yung barya. So yung years 2003 to 2017, iba na yung ano dito, yung composition na yun, ano na siya, nickel plated, ano na siya, steel, may halo na siyang bakal, kaya siya na magnet, diba? Ito, no? Tuloy-tuloy tayo sa kanyang yes, tingnan natin kasi dito alam ko sa series ng magnetic nakalagay na kung normal letters ba o bold letters. Ayan siya, andyan yung ibang mga information. So 2003, ito na yung magnetic. So 2003, no? Review lang natin, 2003 may non-magnetic dyan at magnetic guys, no? Ayan, 2003 nakalagay na normal letters. Sumunod, 2003 na frosted ay normal letters din siya. Ayan. 2004. Pagdating sa 2004, bold letters na siya. So, iba na yan. Guys, kasi iba normal . No? Normal letters, bold letters. 2005, normal letters din. 2004, bold. Pagdating sa 2005, naging normal letters. Tumalon siya. No? Nag-skip. So, kaya itong mga 2005 na to, napaka-rare na sa ngayon . Hirap-hirap hanapin yan . Yung 2005 na yan. Tapos pagdating sa 2006, bold letters na siya. 2007, bold letters. 2008, bold letters na rin. 2008, yan. Puro bold letters na siya guys. 2010, at may mga reverse na yan. 10, 11, 12, yan, 12 din. 13, kasi may mga variation na ito. 14, 15, puro bold letters na siya, na mapapansin nyo. So, ang observation ko guys, pagdating pala sa dito sa mga bold letters, meron na siyang mga reverse 1, 2, and 3. At pagdating naman sa pagsinabing normal letters guys, wala po siyang reverse 1, 2, and 3. Kasi wala namang nakalagay dyan. Yung tinignan natin kanina, di ba, 1995 to 2003, walang nakalagay na normal or bold letter siya or variation. So from 1995 to 2003, isang klase lang ang appearance niya, ano, reverse one lang lahat yan sa tingin ko. Kasi yung nakita kong mga coins kanina, 1995 to 2003, pare-pareho sila ng reverse . Puro reverse one lang yan guys. So ngayon 1995 to 2003,
normal, letters lang siya at wala mga variation. Pero pagdating ng 2003-2004, ang naging normal letters lang ay yung 2005 eh. So guys, 2004 ay bold letters, pagdating sa 2005 naging normal, tapos 2006 pataas hanggang year 2017 ay puro bold letters na siya. At sa mga bold letters makikita ang mga variation na reverse 1, 2, and 3 and frosted coin. So tingnan natin yung example kung anong itsura nga ng normal letters at bold letters. Okay, so ito yung ating mga examples ng coins. Andito yung examples ng normal letters. Guys, no, ito yung di ba kanina 1995 to 2003. Ito yung isa sa 1995. Pansinin niyo lang agad yung Republika ng Pilipinas. Pag sinabing normal letters, napakapayak at simple lamang ng mga letra. Normal lang, normal letters lang, Republika ng Pilipinas. Diretso lang halos eh at medyo maliit yung lettering niya. Pero sa reverse naman, isang klase lang yung mga normal letters na yan. Reverse lang sila, no? Thick script of legend. Ayan. Papa tayo na isa. Ito, 1995 din tong isa na to. Kunin natin yung isa. Ilan kasi mapamilya natin. Dapat alam din natin yung normal letters at bold letters. Diba? Sama na yan sa ating pag-aaral kasi nga tinatawag kang numismatis, numismatic. Dapat alam mo rin yan. So, ano to? Year 2003. Normal letters, ganun din ano, Republika ng Pilipinas, simpleng-simple yung lettering niya eh. At sa reverse 1 din nga lang, so tama yung record sa numista, diba? Di naman sila pwedeng magkamali dyan sapagkat pinag-aaralan na nila yan, diba? Sa katalog. At itong isa na year, anong year ba ito? Year 2000, Republika ng Pilipinas, normal letters din, payak at simple. Yeah, Republika ng Pilipinas. Ayan. Medyo maliit, tandaan nyo yan. Pasimple lang. Parang halos hindi inartihan yung pagkakalitering pag sinabing normal letters lang siya. At yung portrait niyo si Rizal dyan, guys. Hindi masyadong detalyado yung buhok, no? At sa reverse, ganun din. Reverse 1 lang din. Pag sinabing normal letters. Pero dito kaya, guys, no? Kaya ibang-iba. Kaya binukod kaya ginit na ako itong mga year 2004 na ito eh. Kasi pagdating sa 2004, naging bold letters na siya. Pero yung portrait, kapareho ng nasa normal letters. Tingnan nyo yung Republika ng Pilipinas, bold letters na siya. Medyo malalaki na siya. At yung design, may arte na eh. No? Makikita nyo yung doon sa letter S yung palatandaan yan. Matulis na yung dulo, meron na siyang design, patuloy na siya, hindi kagaya ng normal letters, diretso lang, no? Pagdating sa bold, matulis na siya. Kaya itong mga year 2004 na to, special nga itong mga ito para sa akin kasi naghalo, di ba? Naghalo yung portrait ni Jose Rizal na meron sa normal letters at bold letters. Ganun din itong year 2007. Bold letters na siya pero yung portrait nga ni Jose Rizal ay katulad ng nasa normal letters. Ayan, makikita nyo yung S, matulis na yung dulo. Ayan, at medyo malaki. Ayan ang palatandaan yan. So simple lang naman yung ating naging content ngayon. Humaba lang siya kasi kailangan natin ipaliwanag yan para lubusan ninyong maintindihan yung pasikot-sikot sa pagkilala sa ating mga BSP series coins. 2004 and 7, naiiba yan, no? Kasi dyan nahalo, parang mga transitional ano kasi yan eh, coins yan eh, no? Pero pagdating sa dito sa mga 2017, naiba na siya. Talagang bold letters na siya at yung appearance po ng portrait ni Jose Rizal detailed na yung buhok. Ayan, makikita niya, di ba? Detalyado na yung buhok, yung kibla. At dito sa mga ito, meron ng mga reverse 1, 2, and 3. 2017. Oh, reverse 3 yan. Examples lang yan ng bold letters na yan. Ganon din ang 2016 at ganon din itong 2015 na ito. May mga pros na tayong tinatawag dito sa mga bold letters na ito. So yan guys, so sana naintindihan nyo ha, normal letters and bold letters at saan makikita yan kung at anong mga years yan. Dapat at least alam natin.
Di ba? Kasama yan pag nag-aaral ka ng mga barya, nangungoleksyon ka na eh. So, ito po ang kabuhan nating content. Maraming salamat sa inyo. Until next time po, huwag kalimutan mag-subscribe, guys. God bless you all po at na tayo.